The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Right. Magandang gabi sa inyong lahat. At napakaganda ng gabing ito sapagkat maganda rin ang nangyayari sa aking business. And I believe na maraming good news sa inyo, sa inyong mga negosyo. Okay? So, bago tayo magsimula, gusto ko muna maging familiar kayo sa webinar panel. Okay, kung may mga questions kayo, pwede niyong ilagay sa chat box. Merong available na chat box dyan sa GoToWebinar panel. And kung may mga tanong ako at gusto niyong makipag-interact sa akin, pwede niyo ring gamitin yung GoToWebinar panel para itaas ang iyong mga virtual hands. So merong icon ng kamay dyan, no? So you can use that to raise your hand para malaman ko kung naiintindihan nyo ba ako o malinaw ba yung pasok ng boses ko sa inyo, di ba? So, dahil hindi ko kayo nakikita, okay? So, nakikita ko lang dito yung mga pangalan nyo and yung activity nyo kung nakafocus ba kayo ngayon dito sa webinar. Alright, so, ayan. So, magandang gabi sa inyong lahat. At bago ako magsimula, gusto ko munang malaman kung naririnig nyo ako ng malinaw sa ending nyo, no? So, sapagkat iba't ibang lugar tayo dito sa Pilipinas, no? Yung iba galing nasa abroad pa, okay? So, can you raise your hand if you can hear me? Okay, kung malinaw ako. Gamitin nyo yung webinar. Ayan, salamat sa mga nagtaas. Ayan, maraming mga nagtataasan na. Maraming salamat. Okay, so welcome to our webinar, okay? So, ang topic ko ngayong gabi is how to make your six-figure income in network marketing. Okay, maaari ba ako magtanong sa inyo, sino sa inyo ngayon ang currently kumikita ng 6 digits? O, simulan muna natin, 7 digits. Ayan. Sino sa inyo ang kumikita ngayon ng 7 digits buwan-buwan sa inyong business? Okay, meron ba? How about 6 digits? Okay, huwag kayo mahiya. Okay lang, maganda to para magkatulungan tayo. Okay, meron? Ayan, may mga ilan nagtaas. How about 5 digits? Okay, pag 5 digits, ayan. 10,000, 20,000, 30, 40, okay, 80, 90, that is 5 digits, okay? How about less than 10,000? Meron ba? Or, ayan. Ayun, salamat sa mga nagtaas, ano? Okay. So, ang topic natin is how to make your six-figure income in network marketing. Alam mo, ito ang pinaka-challenging sa lahat kapag nagsisimula ka pa lang sa business mo. Naalala ko noon, nag-i-start pa lang ako sa business ko. Ang target ko lang noon is 10,000 a month. I was only 20 years old that time, no? So, wag nyo nang itanong kung ilang taon na ako ngayon. Well, definitely paalis na ako ng kalendaryo, okay? Okay, yun ang goal ko nun. Kasi normally after graduation, pag nag-apply ka ng trabaho, normally ang salary niyan 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, di ba? So, sabi ko nun, kung makakapag-earn ako ng 10,000 sa network marketing business ko, buwan-buwan, masaya na ako nun. Okay, so on my first month, I made my 10,000. Okay, and then 20,000. So that was a long, long, long time ago, no? And ang pinaka-challenging sa lahat is to make a six-figure income. Which is, alam natin lahat, yun ang gusto nating kitain, di ba? Kasi kung kumikita tayo ng six-figure income, maluwag-luwag na tayo, di ba? Mas makakaluwag tayo, lalo na kung pamilyado ka. Sa totoo lang, to be honest, okay, medyo payak ang 6 digits, no? Ang 100,000 a month. Especially kung may dalawa, tatlo kang anak, maliit yan, di ba? So if you're earning 40,000, tapos single ka, ay maganda-gandang income yan, di ba? So sino ba dito ang single ngayon? Okay, wala pang asawa. Ayan, no? Ayan. And sino dito yung may plano ng mag-asawa? Okay. O, meron ba?
Okay, ayan. May mga plano na mag-asawa. Sino naman dito yung may asawa na pero wala pang anak? Di ba, lalo na sa mga mag-asawa pa lang na wala ng anak, actually, kung pareho kayong mag-asawa, kumikita kayo ng antig 30 si lalaki, 30,000 si babae, medyo mag-aanggaang yan, no? Pero once na nagka-anak ka, 30,000, 30, medyo sasapat na siguro yung 60,000 mo. Pero kung dalawa na anak mo, tatlo, eh, kailangan mo mag-6-figure talaga. Okay? So, yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Yung about how to make your 6-figure income in network marketing. Okay, so gusto ko muna magpakilala sa inyo. Okay, so ako si Edison Victorino. I'm a speaker, internet network marketer, and entrepreneur. And currently, nasa BWL ako, o Best World Lifestyle. So, yun ang aking network marketing company. Okay, sino na ba dito yung narinig ang Best World Lifestyle, o BWL? May nakarinig na ba ng BWL? O sino naman dito yung nakarinig na nung Plum? Okay, yung Optimax Plum Delight. Ayan, o. Kung narinig nyo na siya, o nakita nyo na siya sa Facebook, o maaaring may nagbenta sa inyo ng Optimax Plum Delight, so, andun ako ngayon sa, yun ang BWL. Okay? So, andun ako ngayon. So, currently, I am earning a 6-figure monthly income sa BWL. And na-feature din ako sa Entrepreneur Magazine, ABS-CBN, TFC, GMA News TV, Interaction TV5, and GNN Business Portal. Okay? Well, this webinar is not about me. This is about our industry. This is about sharing my experience how I was able to make a 6-digit income sa current network marketing company ko ngayon, no? Which is, I believe, okay, kung asa ang company ka, pwede mo rin i-apply itong method na ito. Okay? So, sino sa inyo ang gustong kumita ng 6-digit income? Kayo, umamin. Ay, maging honest kayo, ha? Maging honest, kasi kung talagang may desire talaga kayo na kumita ng 6-digit, well, the good news is, darating yan. Pero kung may doubt kayo na hindi kayo kikita ng 6-digit, huwag nyo nang asahan na kikita kayo. Okay? So, remember that this business is also... Okay, the result of your business is also based on the belief on your business. Okay? So, gaano ba kataas ang belief system nyo ngayon sa business ninyo? Okay, alright? So, doon natin pagbabasihan yan. Okay, ayan. So what you are going to learn on this webinar is matututunan nyo ang mindset ng 6 or 7-figure earner at yung pinakadalawang importanteng action na kailangan mong gawin para kumita ng 6 to 7-digit income. So i-share ko rin sa iyo yung ilang online and offline strategy na ginagawa ko sa pagbibuild ng aking business. Okay? Ayan, salamat sa mga dumarating ngayon sa webinar na ito. Ayan, yung iba siguro nagda-download pa. Alright? So, don't worry sa mga kararating lang, nagsisimula pa lang tayo. Ayan. So, pag-usapan muna natin yung mindset of a 6 to 7-figure earner. Okay. So, ito yung karamihan nagiging problema ng mga kakasali pa lang sa business. Okay? So, they don't treat their business as a multi-million dollar business. Or a multi-million business, di ba? So, definitely, kung paano kung tinitreat yung business mo, yun din ang magiging result, di ba? Kung tinitreat mo ang business mo na kahit maliit lang ang puhunan dyan sa current network marketing mo, okay, kung tinitreat mo siya na parang part-time lang, definitely, ang income mo, part-time lang din. Okay, kung ang treatment mo naman sa kanya is, talagang totally na yung feeling mo na talagang nag-shell out ka ng million-million pera, yung ganong feeling. Tapos yung talagang, di ba pag nag-shell out ka ng million-million pera, kailangan mo talagang bantayan, ay makita yung takbo ng business mo, ingatan yung process nito. Okay, tapos syempre,
since na malaki ang ininvest mo, ang inilabas mong pera, di ba, ang mindset mo is kailangan mong mabawi agad yung puhunan as fast, di ba, as you can, di ba, as soon as possible. Okay, so ganun ang mindset, ganun ang mindset mo kapag multi-million ang trato mo sa business. Ngayon, sabihin natin sa network marketing, no, although ang investment naman natin hindi naman talaga pumalo ng million diyan, no. So normally as a 5-figure ang average investment sa network marketing, di ba? So kahit na maliit lang ang puhunan mo sa business mo, dapat ang trato mo diyan is a multi-million business. Andun yung commitment mo. Na yung tipong hindi mo hahayaan na hindi kumita yung business mo. Okay? Alam mo, to be honest, naalala ko nung nag-start pa lang ako sa BWL. So, ang goal ko lang nun is magbenta-benta ng product, no? Wala na akong goal na mag-network pa. Okay, wala na sa idea ko yun. Though, andun pa rin ako sa industry. I'm doing business with some network marketing companies, no? So, I make software for them, yung mga MLM system, yung mga MLM software, ganun ang ginagawa ko, no? And, kaya lang medyo napapagod ako kasi napakataas ng stress, no? Sa ganung negosyo. So, I decided na since I am also doing digital marketing, okay, that is part of my, that is my bread and butter, so, I decided na, sabi ko, ibenta ko na lang yung product ng BWL. Okay, o gagawa ko ng isang e-commerce site. So, that's my plan. I will create an e-commerce site. So, ibenta ko yung product ng BWL and with some product of other network marketing company, no? So, during the time, ang treatment ko sa business, sa BWL business ko is not really a multi-million business. So, treatment ko lang sa kanya is a hobby business, a part-time business. Okay? Dahil ganun ang treatment ko sa business ko, syempre, ang income ko lang is pang part-time. So, sabihin na natin, last January 2014, I am only earning mga 14,000, 10,000 din naman. Ang sa akin lang naman, during that time is, para lang, may pambayad ng kuryente. Okay? Para yung kinikita ko, may save ko, may tabi ko, hindi ko magalaw. Okay? Kaya lang, na-realize ko, after a month, nung naranasan kumita ng 10 o 40,000, na-realize ko na, sabi ko, nasa industry naman ako. Diba? Bakit hindi ko na seryosohin ito and to treat this as my real business? Okay? So, ang ginawa ko, nag-focus na ako sa business ko and then, doon na nag-start na on the second month, nag 30,000, then nag 60,000, 70, 80, hanggang sa nag-6 digit na siya, no? Ngayon, bakit umabot sa 6 digits? It's because in-embrace ko talaga yung business ko kung paano ko tinitreat yung other business ko noon. Noon, eh, no? Well, of course, I'm not doing any MLM software now, no? I am focused on my current MLM business. Kasi, inakap ko na talaga siya na ito ang aking bread and butter. Kung hindi ko ito tatrabahuhin, wala akong kakainin. So, ganun yung naging treatment ko sa business ko. Okay, if I ask you, kayo ba, sino ngayon sa inyo ang ganun ng treatment sa mga network marketing business nyo? Okay, meron ba? Yung talagang yayakapin ko itong business na to na kung hindi ko ito i-work out, wala akong kakainin, wala akong pambayad ng kuryente, wala akong ipapakain sa mga anak ko, no? Yan. Kung ganun ang treatment mo sa business mo, well, definitely, you are on your way to 6-figure income. Okay? Okay. And to be honest, just like Rome, okay, yung bansang Roma, diba? Rome has become a powerful nation, no? Before and after the death of Christ, okay? It has been a very powerful nation. Yan ang superpowers nung araw, no? Talagang empire talaga yan, no? And kung titignan mo ang history ng Rome, hindi siya na-build
ng isang araw lang. Well, of course, walang ganong empire. And itong mga Roman people na ito, okay, so they are just settlers, no? So sawa na kasi sila sa pamamalakad ng dating gobyerno nila, so umalis sila sa bansang yun, then nagsettle lang sila sa isang lupain na malapit sa ilog. Okay, I think it's Tigris River. And then, so these settlers, okay, develop a community, and from community, they become an empire. So kung pag-aaralan mo, very progressive ang development na ginawa ng Roman Empire. Okay? Same in our network marketing business. Well, you heard some people na they will brag na in 3 months, okay, I earned 1 million, okay? So, marami kayong may encounter na ganon. And kung titignan nyo yung history ng mga taong kumita sa MLM, lalo na yung mga taong nagsasabi na, oh, 3 months lang ako dito sa company na to, million-million na ang kinita ko, no? Alam ko marami kayong naririnig na ganon. And to be honest, kung pag-aaralan nyo yung buhay ng mga taong ito, paano ba nila nagawang kumita ng 3 mil, ng million in just 3 months? Okay. Kung pag-aaralan mo, hindi talaga doon sa company yon. Of course, they earn na lang sa company. Pero kung titignan mo yung background nila, okay, they invest time, they invest on learning before pa sila mapunta doon sa company na sinasabi nila million ang kinita nila in 3 months. So looking back, ano kaya yung ginagawa nitong mga itong top earner na to sa mga dating company niya? So pag-aaralan mo, 3 years, 2 years, sila nag-invest sa connection sa mga taong kakilala nila. Okay? So same in your network marketing business. Kung baguhan ka pa lang sa business mo, okay, don't expect na after 3 months, kagaya ng upline mo or yung nakita mo doon sa company na kikita ka rin ng ganon. Okay? So, it's because iba yung resources niya sa resources mo. Iba yung kilala niya sa kilala mo. And since na nag-i-start ka pala, it should be progressive development. So, progressive mong binibuild yung business mo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, hindi ka tumitigil. Okay? Kung ang attitude mo is, ngayon nagtrabaho ka, kinabukasan, magpapahinga ka ng 30 days, tapos tsaka ka ulit mo itatrabaho, well, definitely, it's not a progressive. No? Ang ginagawa mo lang sa business mo is a hobby. Okay? So, dapat ang trabaho mo sa pag-build ng business mo is progressive hanggang sa hindi mo namamalayan ang laki na pala ng organization mo. Okay? Ayan. So, sa totoo lang, hindi pwedeng pitik-pitik lang, no? Alam niyo yung pitik-pitik? Okay? So, bigyan niyo dapat siya ng energy, okay? Bigyan niyo ng energy at ng power, di ba? We always say power, okay? Power, power, di ba? Lagi natin narinig sa mga network marketing company. It's because may power talaga sa business na to. Okay? So, hindi pwede na kapag naisipan mo lang magbenta, doon ka lang magbebenta, okay? Kapag naisipan mo lang na mag-recruit dahil kailangan mo ng pera, gusto mong kumita sa direct referral, so doon ka lang magre-recruit. Okay, so give out your best. Give your energy, okay? Dito mo i-invest yung energy mo sa business na to. Sapagkat dito sa business na to, may mararating ka. And proven na, no, for many, many, many years, no, kahit nung hindi pa ako nabubuhay sa mundong ito, okay, na marami nang humaman sa network marketing. And this is the only industry that created millions of millionaires worldwide. Wala ka ng ibang makikita na industry pa kundi itong network marketing industry. So bakit gagawin mo pitik-pitik lang kung pwede mo naman ibigay yung best mo para kumita ka ng malaki, para sa family mo, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa future ng mga magiging anak mo, para sa future mo. So give energy. And ilang oras ka ba dapat nagtatrabaho in a day? So that is a common question kasi may nagtanong sa akin yan eh.
apps, gusto kong kumita din ng malaki sa business na to, sa networking. Kaya lang, ilang oras ka ba nagtatrabaho? Okay, at ang sagot dyan. Kung may current job kayo, so kung part-time kayo na nasa network, okay, kung part-time lang kayo, ang gawin nyo, okay, kahit na limited lang oras nyo kasi part-time kayo, ang heart nyo dapat is full-time. So, you maximize kung ano lang yung natitirang oras sa inyo. Kung natitirang oras sa inyo is 4 oras lang in a day, dapat yung 4 oras na yun, maximize yun. Yung tipong sa loob na 4 oras, may kausap kang 4 na tao. So, 1 tao per hour. So, dapat max. Hindi yung 4 na oras mong tititigan yung marketing plan. 4 na oras mong uulit-ulitin yung product presentation. No, it's not, you're not doing the business kapag ginagawa mo yun, okay? Okay, importanteng pag-aralan mo, okay, pag-aralan mo yung company. Pero kung 10 beses mo nang inuulit-ulit yun, okay, definitely hindi ka nagtatrabaho, alright? Diba? So, dapat kahit na part-time mo lang ang MLM, ang networking, dapat ng heart mo full-time. You're giving your best para sa negosyo mo, di ba? And sa business to, this is so true, speed is the name of the game. Di ba? So yung mas mabibilis, sila din yung mabilis ma-recruit yung makakilala mo. Sila din yung mabilis kumita. Sila din yung mabilis yumaman. Kaya lang, para sa mga baguhan, sa mga nag-i-start pa lang, sa mga nangangapa, okay? So ang masasuggest ko ay practice. So, practice, practice, practice. Diba? Pag kamay mo na, mabilis ka na. Sino dito yung ano, yung nagda-drive, yung may sasakyan, okay? Diba pag baguhan driver, ang bagal magmaneho. Yung tipong talagang sa lumbaba pa yung baba dun sa may dashboard just to make sure na hindi sasayad yung bumper sa unahan. Sa mga baguhan, di ba ganon? And mabagal pa. Pero, kapag nasanay na, kapag nahasa na, di ba? Kaskasero na. Di ba? Ganon din sa business na to. Kung gusto mong bumilis, practice, 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 practice. Okay? So, ano ibig ko sabihin na practice? Okay? So, pag-practicean mo yung mga kilala mo, imbitahin mo sila sa opportunity mo. Okay, pag-practicean mo mag-present sa kanila. Okay? Pag-practicean mo magbenta sa kanila. Dahil sa dami ng kinakausap mong tao, nagagamay mo na 'yung mga tao. Alam mo kung magpe-pay in to o hindi, which is totoo, nangyari sa akin 'yan, ha. Okay? Sino dito 'yung araw-araw kumakausap ng tao? Yung seryoso talagang kumakausap ng tao. Hindi pa isa-isa lang, ha, kada linggo, no, isang tao kada linggo. Meron bang gumagawa dito 'yung talagang araw-araw 'yung talagang alam niyo yung talagang baliw. Di ba kaya nga, sa MLM may salitang baliw eh, no? Yung talagang baliw na talagang kahit sino kinakausap. Okay, sino yung gumagawa nun? Okay? Actually, to be honest, magkaya maingay yan, yung asawa ko, ganun mag-network. Kahit sino, kahit tricycle driver, kahit sino kakausapin niya. Okay, maingay ha. Okay? Sa inyo ko lang sinabi. Okay? Ayan. So dapat yung talagang ano kaya, talagang baliw kayo, no? Yung talagang we talagang kakausap talaga kayo ng ano ng tao. Alam niyo kung bakit? Habang kumakausap kayo ng tao, habang dumadami yung kausap niyo, napapractice kayo. Kaya nga dapat ang mindset niyo pag kumausap kayo, pag na-reject kayo, okay lang yan. Practisan lang naman kita eh. Text. Tapos, ikaw ulit mag-present. Invite mo, tapos i-present mo. Ikaw mag-present. Di ba? Huwag mo lagi i-asak i-upline. Okay? Kasi pag wala na si upline, parang nervous ka pa mag-present eh. Di ba? May ganun eh. Na, alam mo, para mawala yung nervous mo, ang mindset mo dapat, pinagpa-practicean ko lang naman to eh. Yung ganun mindset. Di ba kahit kayo naman, yung tipong may gusto kayong gawin, tapos ayaw niyong makikita nung ano ng mga expert yung ginagawa niya kasi nahihiya kayo. Especially kapag baguhan kayo, nagpa-practice kayo,
Diba? Ayaw niyong makikita ng mga magagaling sa inyo yun. Kasi nahiya kayo. Ganun din din sa business na to. Okay, so yung mga kakausapin niyo, yung mga pe-presentan niyo, isipin niyo na pinapapractice niyo lang sila. Tingnan niyo. Tingnan niyo ang mangyayari or solve. Parang nawawala, wala kayong pakialam sa rejection, yung tipong, eh ano, so what? Practice lang naman kita eh. Subukan niyo. You talk to a lot of people. Talk to people. TPP. TPP. Diba? Talk to people. Okay, damihan niyo. Damihan niyo yung kakausapin niyo. Eventually, magagamay niyo yung mga susunod niyong kakausapin. Parang, bubuka pa lang yung bibig niya sa upo ng kausap niyo kapag praktisado na kayo. Yung tipong, sa galaw pa lang ng mata ng kausap niyo, alam niyo na kung pay-in yan. Alam niyo na kung paano niyo titirahin yan. Alam niyo na kung paano niyo mapapapay-in yan. It's because praktisado kayo. Okay, so, practice, practice, practice. Ngayon, pag-usapan naman natin yung the two fundamental action that you need to take. Okay. Sige, share lang kayo. Sino dito may idea yung dalawang fundamental action sa business na ito? Okay. Use the chat box to share your thoughts, to share your ideas kung ano yung fundamental action na ito. Okay, wala na may iba makakabasa niyan eh. Ako lang. Okay, so sige lang, share niyo lang. So para interactive itong ating session. And it's medyo late na rin eh. So, baka yung iba sa inyo makatulog. Okay? Ayan. Tingnan natin ha. Let's see. Okay, wala pa nag-share. So, walang gumagamit ng chat box. Okay, sige. 5. Okay, bilang. I will count 1 to 10 ha. 1. 2. 3. 4. 5. Wala pa rin. Okay, the two fundamental action that you need to take is very simple. Wala kang ibang dapat gawin kundi magbenta at mag-recruit. Yun lang talaga ang kailangan mong gawin sa business mo. Yun ang design talaga ng network marketing business. Magbenta at mag-recruit. Okay, kung gusto mong kumita, magbenta ka. Kung gusto mong lumaki ang organization mo, mag-recruit ka. Okay? Hindi ito yung, well, naging very popular kasi sa industry natin yung online eh, di ba? Online marketing, kaliwat kanan may nag-o-offer ng ganito. This is online, di mo kailangan lumabas ng bahay, nasa pajama ka lang, di ba? Eh, this is online, napakasimpleng gawin, di ba? Copy-paste, copy-paste, copy-paste lang, di ba? Nagiging ganun. Or yung iba naman, this is online, so kailangan mong gumawa ng website para maging malupit ang iyong business. Diba? We heard a lot of that. Mm-hmm. Diba? So, benta-benta, diba? Huwa ka ng website kasi online eh. Diba? Mag-aral ka ng ganito nung sa Google kasi online eh. Diba? Sometimes, online makes things complicated. That's the reality. Kasi, mas lalo tayo na bombard ng information instead of focusing sa magbenta at mag-recruit. Well, there is an easy way to do that on the internet. Kaya lang ang nagiging problema, parang pag sa online, kailangan may website, kailangan may blog. Di ba nangyayari yan eh? So, nagiging complicated. And in this business, to simplify, wala kang ibang dapat gawin kundi magbenta at mag-recruit. Sino dito ang seryosong nagbebenta ng product nila sa kanilang MLM company? Anyone? Can you raise your hand? Okay, salamat. Sino naman dito yung talagang non-stop sa pagre-recruit? Ay sobrang daming rejection na. Rejection is normal. Whether online yan o hindi, online o offline, you will still encounter rejection. Kahit hindi ka mag-network, you will still encounter rejection. Kahit mag-traditional business ka, you will still encounter rejection. Whatever you do, you will encounter rejection. That's why, kung magbebenta ako, magre-recruit ako, okay lang. Because rejection is part of life. So, kaya wala akong ibang dapat gawin, kundi magbenta, mag-recruit,
I want to grow my business. That should be your mindset. Yun ang dapat ang gagawin mo. Okay? Ayan. Okay. So, when it comes to selling, pag-usapan natin yung selling. Kasi in my experience, sabi ko, I started with BWL. Ang goal ko lang noon is magbenta. That's it. Create an e-commerce site. Walang problema sa akin yun because I am a programmer. So, I can make an e-commerce site. So, doon ko ibibenta yung product ko. Selling. And if you want to learn how you can sell more online, okay, so you can refer to my webinar, to my October 19 webinar. So, sa mga naka-attend ngayon, I believe you are in my email list already. So, I'm going to email the link for the October 19 webinar. So, dito, pinakita ko yung process kung paano ka makapagbenta online. And some part is offline. But majority is online. Okay? So, October 19 webinar. I'll email the link sa inyo as a gift. Okay? As a bonus dahil umatan kayo ng webinar na to. Okay? So, para mas ma-enhance, ma-improve pa yung business nyo. And the good thing if you are selling, kasi iba sa inyo, ang mga problema ko saan kukuha ng prospect, if you are selling, you are developing potential business partners. Okay? And these partners will become a builder as well. So, naranasan ko kasi yung tinatawag na natural networking lately lang. Before, ang mindset ko is to recruit. No? Hindi ako masyado into selling before. When I got into BWL, since the culture in my MLM company is selling, so dun ako mas ano na nainganyo magbenta. And I realize when I sell, nagiging natural lang pag na-network from a satisfied customer, okay, who wants to become a member because they want a discount dun sa binibili nila sa'yo, ayun na nilang bumili sa'yo. Okay, they want directly to buy directly to the company, and then since na-discounted sila, they will have the opportunity to sell as well, di ba? Para may retail profit sila. And ganun na nangyayari. So, yung mga customer nila, sumasali din. So, nagiging natural yung networking. And if you are selling, your team is selling, mas nagiging sustainable ang business, ang network marketing business. Ito kasing natutunan ko eh. Ito yung na-share ko sa inyo, no? So, ito, tandaan nyo ito, ha? When you sell, selling sustain the business. So, when you sell and your team sells, okay, all of you are sustaining the business. What expand the business is sponsoring and recruiting. That expands the business. Okay, selling sustain the business, recruiting expand the business. Diba? Your business can sustain without these recruiters. Okay? But, your business cannot sustain kung walang selling. Okay, kung recruiter lang, definitely madaling lumiit ang kita mo, no? Pag nawala yung mga top recruiters mo, lumipat ng ibang company, wala ka na rin income. Pero kung may mga customer base ka because you are selling, tuloy-tuloy ang negosyo mo. Okay, that's why I'm encouraging you to watch the October 19 webinar. Okay? Ayan, so punta na tayo sa recruiting and prospecting. How I start building my organization, paano ko nagawang kumita ng 6-digit income. Okay, when I start this business, okay, so ayan na, no? So nag-start na ako mag-recruit. Una kong mga kinuha nun is yung mga top online sellers. Okay, dun sa product namin, no? Sorry. To be honest, the product is related siya sa weight loss. So, our product is weight management. So, nakuha ko yung mga kilalang, yung mga malalakas na online seller na mga weight management products. Okay, so, dun ko sila sinimulan, no? To be honest, wala akong nakuha ang networker noon. Okay? Kaya kahit konti lang yung downline ko noon, ang laki ng volume ko.
Ganun na nangyari because nakuha ko yung mga online sellers. Sa business nyo, pwede nyo rin kunin yung mga online sellers to. And kapag mga online sellers ang kausap nyo, you don't need to present the company or even the marketing plan. Tip ko to ha. Kapag online seller kausap nyo, you don't need to present the company and the marketing plan. Normally, ang itatanong niyan ng mga online sellers, magkano ba kita dyan per item? Okay? So, pag nasagot niyo yun, tapos na. Okay? So, sabihin mo na sa kanya, bumili ka ng inventory mo. Okay? So, yun yung pinaka-entry. So, instead na ang term na ginagamit ko is sign up, pay in, I use the term just buy these inventories para makapagsimula ka magbenta online. Okay? So, are you learning? Sino dito yung may natutunan right now? Ngayon, after ng online seller, so I'm happy kasi laki ng volume ko. Sumunod na nirecruit ko yung mga direct sellers. Okay, nakuha ko yung mga nagna-Natasha. Okay, hindi to familiar sa mga Natasha. So, yan, nakuha ko sila, no? Natasha, yung nagmamarikina shoe exchange. Okay, so nagsimula lang din ako sa isang distributor ng Natasha, isang direct seller na may maliit na pwesto lang. So, sumali siya sa akin. And hindi ko akalain na yung connection niya pala is mga top direct sellers ng mga items na to. Okay. Isa nga, na-experience ko na sa loob mismo ng Marikina Shoe Exchange na ako nag-present lang ng business opportunity ko. So yun, natap ko sila. Though they are not networkers, okay, but they are giving me volumes, these direct sellers. Okay? Sumunod naman natap ko are network builders and some networkers who are not top earners. You don't need to get top earners in this business. Kakaunti lang sila. Kasi kung aantayin mo na tsaka ako na lang tatrabahuhin kapag nag-pay in yung kakilala kong top earner dun sa company niya, wag mo nang asahan na lalago pang business mo. Magandang idea yun, okay? Huwag mo nang asahan na lalago pa yung business mo. Okay? Kasi bibihira lang ang top earner na lilipat pa ng company. They're earning well dun sa company nila. Kasi pinaghirapan din nila i-build yun eh. Diba? Pinaghirapan din nila mag-train ng tao. Nandun yung dugot pawis ang ibinuhos nila sa grupo nila para lang makadevelop ng mga leaders. That's why hindi na ako nag-expect na when I'm building my business, hindi na ako nag-expect na kukuha pa ng mga top earners. I just get people na passionate lang sa industriya, hindi sila top earners, okay? And hindi rin sila kumikita ng 6-digit. So, kinuha ko lang sila, tinap ko sila, and sinimulan namin i-build yung business. Okay? So, kahit ikaw sa business mo ngayon, hindi ka top earner, yung mga na-top mo, hindi rin top earner, pero, kung gumalaw ka naman ay parang top earner, meaning you sponsor, you recruit, you sell, definitely, you will become a top earner. Okay? So, do what top earners do. Ayan. So, sumunod na makinuha ko yung mga internet marketers, kailan medyo maaarte itong mga internet marketers na to, you know? Because they are not used to pagdating sa mga physical products kagaya ng mga online sellers, no? Itong mga online sellers kasi mga sanay sa physical products yan, eh. FBC, JRS Express, di ba? To Go, so, sanay yan. Pero itong mga internet marketers, ayaw na ayaw ng logistics. Ayaw na ayaw na mag-ship ng product. Pero, kaya ang ginawa ko, okay, sige, internet marketers, kaya ayaw nyo mag-ship ng items. Okay, ayaw nyo mag-LBC. Sige, ganito, mag-dropship tayo. Okay, paano ba yung dropship? Meaning, kapag may bibili sa'yo, ako na magpapaship. Okay. Tapos,
i-re-remit ko na lang sa inyo yung retail profit nyo. So, ganun ang ginawa ko dito sa mga internet marketers na to, no? So, ayan. So, these internet markets are giving me traffic, web traffic. No? And sumunod naman na isa rin sa mga na-recruit ko yung mga negosyante. Okay? Though hindi sila singaling na mga networkers sa recruitan, pero madali silang kausap. Okay, so pag negosyante ka usap mo, hindi mo sila kailangan i-mindset. Okay, walang mindset dyan sa mga yan. Okay, basta ang usapan dyan, okay, eto ipapasok kong pera, then may product, pag nabenta ko to, magkano kita ko. Okay, so definitely, nung makausap ko, businessman na businesswoman, normally kasi pag ang pag-uusapan nyo, retail profit lang, sometimes maliit ang retail profit sa product selling lang. Diba? Kaya ang ginawa ko, pinresent ko na rin yung marketing plan, yung compensation plan. Okay? So, sa matalisalta na, baliw sila. Okay? Ganun ang nangyari. So, you can do the same. Ayan, no? So, ayan, biligyan ko yung tip, no? Sino yung mga re-recruiting nyo. You can do the same kung ano yung ginawa ko. I-copy nyo lang din. Okay? And kung saan ko sila nakuha, okay? Kung tatanong niyo kung saan ko sila nakuha, nakuha ko sila because I don't stop sponsoring people. Okay, tuloy-tuloy lang pagre-recruit ko sa mga to. Now, how do I build my business? How do I sustain my business? So, share ko lang yung online and offline strategy na ginagawa ko. Okay, sa offline, I do big BOM, so business opportunity meeting or kung ang term sa inyo, opportunity OPP, di ba? May mga ganun term eh. BOP, anyway, BOM, OPP, or BOP, pare-pareho lang yan. Okay? You're showing the plan, okay? The company product and the marketing plan. So, I still do big BOM and fast food BOM. McDo, Jollibee. So, yan, ginagawa ko rin yan, no? So, tawag ko dyan yan, roadshow eh. Okay? So, it's still very effective kasi yung mga downlines mo, makakahatak ng tao, then magagather mo yung mga guests nila, and then you can present. And hindi rin nawawala yung tinatawag na centering. Some people, okay, ayaw na ng centering kasi online daw. And what I found out, before kasi I start building my business online, and to be honest, I've been doing online na sobrang tagal na. So naumay ako, kaya nung binuild ko tong current MLM company ko, hindi ako masyado nag-online. Okay, yung online ko, selling lang talaga. Ganun lang nangyari, benta-benta, selling. Pero sa building, so I did centering. So offline talaga ginawa ko. Ayan, fast food BOM, centering. So sa office ko sila pinapapunta as much as possible. Okay? So hindi rin nawala yung weekly meeting ko sa mga leaders ko. So may separate schedule sila. And meeting naman sa buong team. Then I also conduct weekly training online and offline. So yan yung mga nagiging activity ko kung paano ko sinustain and binibuild yung network ko. Online strategies, okay. Facebook advertising is good. So again, sasabi ko na lang sa inyo yung link na October 19 webinar. Okay, as a gift dahil lumatan kayo ng webinar na ito. And gusto ko magiging successful din kayo sa industriya because I believe na kung nagiging successful tayo sa business na to, marami tayong pwedeng turuan na magiging successful din. Marami tayong buhay na pwedeng baguhin. Okay, buhay ng kaibigan natin, ng kamag-anak natin, ng pamilya natin. Hindi natin alam, di ba, na kung sakaling masolve natin ang problema nila through our opportunity, definitely, it will become, definitely, maganda yung pasasalamat nila sa atin. Okay, so I do Facebook advertising and YouTube marketing. So, pagdating sa YouTube marketing, sabihin nga sa kanya ito, okay. Sa YouTube marketing, I present ako, nagbi-BOM ako, okay. So, nagbi-BOM ako, tapos ina-upload ko siya sa YouTube. Ganun, no? So, whiteboard, presentation, or recorded screen, di ba? Yung tinatawag na Camtasia,
yung movement mo dito, yung movement ng ano ng desktop mo, yung nakikita sa screen na record, just like itong webinar na to, this is recorded. Okay, so ganito, yeah, recorded sessions, recorded webinar, no? Then ina-upload sa YouTube. That's part content marketing, kung mahilig ka sumulat, and mga write-ups, articles, okay, tungkol sa product, tungkol sa company, then ina-upload ko siya sa internet through the ezinearticles.com, sa WordPress, yan, pwede nyo i-upload dyan, no? Maganda yung content marketing kung mahilig ka sumulat. Pero kung hindi ka mahilig, you can skip this. So, marami pa namang ibang strategy na pwede mong gawin, di ba? So, I also do social networking. So, yan yung usap-usap. So, hanap ako ng influencer, ma-influensyan tao sa internet din. Kausapin ko, kaibiganin ko, di ba? Hindi ko siya, ano, eto nga pala huwag nang gagawin, ha, sa, ano, sa internet. Kasi, sa totoo lang, lalo na sa mga baguhan ang ginagawa, nang i-spam, eh. So, instead na sana makadevelop ng relationship, sana yung taong in-spam nyo, di ba yung sana yung taong in-spam, di sana nainis, di ba? Kung hindi nainis yun, di sana recruit mo, maganda pala connection nun, di ba? Di lumaki pa yung grupo mo. Kaya lang, ito, kaya lang iba ginagawa. Minsan, ang ganda-ganda ng trend, ganda-ganda ng usapan, di ba sa Facebook, ganda-ganda ng usapan, suddenly biglang may link sa ilalim. Boom! O naman opportunity yun, di ba? Sino dito yung naiinis sa ganun? Yung may link? Okay, tatandaan nyo that our business is based on relationship. Kaya nga network marketing, relationship marketing. Okay, so better na connect kayo sa tao, connect and communicate. Huwag kayo mahihiya. Huwag kayo pagkaibigan. Okay? So, people don't care what your opportunity is. Tatandaan niya, walang pakialam yan. Kahit sa link niya, minsan bubuisit pa yun. Baka iban pa kayo. They don't care about your opportunity. So, people, okay, papansinin lang kayo ng taong yan, ng mga taong yan, if you show that you care for them. Okay? So, paramdam niya, kaya nga connect and communicate, which is very important, especially sa internet. So, usap-usap, hanapin mo yung interest ng kausap mo, trust. Okay, so I cannot discuss the psychology for this one kasi wala na tayong time. Okay, maybe we can have another session, di ba, sa about NLP selling, neuro-linguistic programming selling. Ayan, part yan. No? You can apply that on social networking. Okay, social groups. Sa social groups naman, we have a groups before, yung My Pinoy MLM Success. Definitely, marami ako naging kaibigan doon. Okay, marami rin ako naipasok sa MLM ko ngayon. So, I joined social groups but not to spam again and to promote my opportunity but to connect and communicate to people. Okay? So, connect to people because our business is network marketing, relational marketing. We are not in the spamming business. Okay, it works. Promise, it works. Okay, and webinars, which is good tool. So, kagaya nito, okay, so pwede kayo mag-BOM using webinar. Okay, you can do that. So, you can use anymeeting.com. Okay, you can create a free account there para makapag-BOM din kayo. Kasi minsan ang hirap kumuha ng schedule ng BOM eh. Di ba yung ang hirap pagsabay-sabayin, lalo na yung mga nag-o-opisina. Hindi mo mapagsabay-sabay yan eh. Kasi yung iba gusto nang umuwi. Kaya minsan sa isang tao, may dalawang guest. Kaya para mas malaki yung reach out nyo kahit yung makakilala nyo overseas or yung makamag-anak nyo na nasa province, kung gagamit kayo ng webinar, maganda. Tsaka to be honest, ha, ngayon sa internet, sa online, webinar may pinakamataas na conversion. Which means, kapag nag-webinar, kamataas ang possibility na pumili sa yung tao. Okay, kaya ginagawa ko sa inyo. Dito ako lang. Okay, ayan. No? So, yan yung mga ginagawa ko. How I earn six-figure income. Okay? So, any questions? May tanong ba kayo? Okay, may mga klaro ba? Okay, taas naman ang kamay dyan. Kung gising pa kayo, gising pa ba kayo? Alright. Okay, yan. Gising pa. Salamat. Ayan, nagtaasan ng kamay. Salamat sa mga nagtaasan ng kamay. Alright. And yan. Wow. Okay, this is power pack learning.
And ayan, no, I want you to connect with me kung hindi pa tayo friends or hindi pa tayo, wala pa kayo sa ano, sa, okay, or nakita nyo lang to somewhere, okay, then nakakita kayo ng webinar link, tapos sumali kayo sa webinar na to, well, I want you to engage with me as well para makilala ko rin, para makilala ko din naman kayo. Normally kasi maganda sa Facebook ngayon, sa social media, because of social media, ano eh, pag nakita tayo live, di ba, physically, parang ano yun, tagal na natin magkakilala, di ba, ganun na ngayon eh. Alam niyo, nung araw, baduy yan. Baduy, di ba, may kausap ka sa chat nung araw, sa mga lumang social media, tapos imimit mo, di ba, sabihin sa'yo yung kakilala, baduy mo, eyeball. Okay? Eyeball daw, eyeball. And the good thing about ngayon, hindi na siya baduy, okay? So, eh ano, kung mag-eyeball kayo, so, may business naman na, na pag-uusapan, tsaka in na siya ngayon, di ba? So, ayan. So, connect kayo sa akin sa Facebook ko. So, nakikita niyo sa screen ngayon. It's facebook.com Edison E. Victorino. So, I also have an Instagram and Twitter account. Or you can get in touch with me on my mobile cellphone. Kung uso pa na ng textmate, sige, textmate tayo. Di ba? If not, Facebook mate na lang tayo. Okay? You can also email me at contact me at Edison Victorino. And for more trainings and other resources on in online on internet and network marketing, you can visit my website at www.7figurehomebusiness.com. Okay, and I'm inviting you to work with me. Okay, if kung wala ka pang opportunity na hawak ngayon, okay, or naghahanap ka ng opportunity, you can work with me. I am currently with Best World Lifestyle. It is a Singaporean company na dinala dito sa Pilipinas noong November 2011, no? Currently, one of the part owner of BWL in the Philippines is one of the Gokong Ways family, yung may-ari ng Robinsons and Cebu Pacific. Okay, so this is a multinational company, and kung naghahanap kayo ng mga katrabaho, I'm looking for a business partner right now. So you may contact me on my Facebook and on my mobile number. All right? And sa mga umatan ngayong gabi ng webinar na to, salamat. Okay, thank you for your time. And I believe na marami kayong natutunan ngayong gabi. Apply what you learn immediately to grow your business. I'll be happy to see you on top, no? Kahit anong MLM company ka pa, no? Definitely, I believe magkikita-kita tayo on top. All right, so this is all for tonight, and thank you for being in the webinar, and God bless.